Praise God, so purihin ang ating dakilang Panginoon. Isang magandang umaga po sa lahat, sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Unang-una po sa lahat, ako po ay nagbibigay pagalang at pagbati sa mga mananampalataya natin ngayon. Pinabati ko lahat ng mga mananampalataya, mga kaibigan, na kung saan sila po ay nakasubaybay, nanonood sa ating pong Facebook live streaming na pangangaral ng salita ng Panginoon. So nagpapasalamat din po ako na kung saan ang ating pamahalaan ay unti-unti nang binabalik ang church fellowship o church gatherings, kung saan ang mga anak ng Diyos ay kailangan magtipon para purihin ang ating dakilang Amen. Panginoong Jesus. So salamat sa Panginoon po tayong Facebook live streaming sapagkat nandoon po ako sa hospital. Kitang po ang aking ama, Pastor Rod sa Panginoon na mabuti po ang kanyang kalagayan po ang kadahilanan kung bakit wala po tayong live streaming ng pangaral ng salita ng Diyos noong Linggo. At salamat sa muli tayo ay nakapag-resume ng pangaral live streaming at kung saan mapapakinggan ang salita ng Panginoon, mga papuring awit para sa Diyos. Amen. So, nandito kami ngayon sa lugar ng Mindanao. Naabutan ng lockdown, halos 4 na buwan na dito. Pero salamat sa Panginoon sa kanyang pag-iingat, gabay, protection at mga pagpapala na inuunat niya, pinagkakaloob niya, mga kapatid, sa inyo pong lingkod at sa bawat isa sa atin. So, salamat ngayon po sa Albanistor, sa Katanduanes, binabati ko ang mga mananampalataya, unang sa Katanduanes, doon, binabati ko ang pangalan ng ating mga kapatiran sa Albay, sa Hinupatan, Palanog, Anislag, isang maganda rin, siya dito, isang magandang umaga, nagkaroon rin sila ng gawain doon sa Santo Niño Iriga, sa Goa, Kamsur, at sa lahat ng mga pastor ngayon, patuloy po sila nangangaral through Facebook live streaming, ay isang magandang umaga sa kanilang mga nasasakupang, mga tupa ng ating Panginoon, at sa mga nakasubaybay sa ibang bansa, sa abroad, pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos. Sa mga mahal na kaibigan, patuloy lang po kayong sumubaybay, makinig, manood ng pangangaral ng ating salita ng ating Panginoon at ako po'y naniniwala pagpapalain po kayo ng ating dakilang Panginoon. So binabati ko ang mga kamag-anak namin dito sa Mindanao, sa Las Nieves. Amen. Maraming pong salamat na kayo po ay nanonood sa mga Pujadas family na nasa Las Nieves. At maging sa mga Saldivar's family o mga relatives namin, distant relative, ay binabati ko kayo sa pangalan ng ating dakilang Panginoong Jesus Christ. So palapakan natin mga kapatid ng ating Panginoon. Ngayong umaga, magbahagi po ako ng isang mensahe na blines ng ating Panginoon sa inyo pong lingkod at nawa ito ay magbigay rin ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Ang pamagat ko, mga kapatid, ay The Apostle Paul's Farewell Message. Ang mga pamamaalam o mga huling mensahe ni Apostol Pablo. Mga kapatid, mahalaga po ang mensahe. Mahalaga po, mga kapatid ko, ang pangangaral. Mahalaga po, mahalaga po yung tinatawag na mga instructions, advice, o kaya tawag natin huling habilin. Amen. Kaya ngayong umaga, pagpalain kayo ng ating dakilang Panginoon, i-bless lahat ng nakikinig kayo ng salita ng Diyos. So mga kapatid, bilang tao, ang tao ay may tinatawag na huling habilin. In fact, ang Panginoong Hesukristo, bago siya umakyat sa langit, bago siya bumalik sa kanyang trono sa langit, meron siyang habilin. Amen.
may habilin siya sa kanyang mga alagad. At ang kanyang habilin sa kanyang mga alagad ay ano? Yumaon kayo, lumakad kayo, humayo kayo, pumunta kayo sa mga tao, pangaralan niyo sila ng ebanghelyo, pangaralan niyo sila ng kaligtasan, pangaralan niyo sila ng pagsisisi, pangaralan sila. At kapag sila'y naniwala sa ebanghelyo, ang sabi ng Panginoon, upang sila ay makatamo ng kaligtasan. So yun yung instruction ng Diyos. Yun yung message ng Panginoon bago siya bumalik sa langit. Everybody say praise the Lord. May binigay na instructions, may ibinigay na utos, mayroong habilin ang Panginoon sa mga anak niya, sa mga apostoles niya, sa mga disipulo niya, sa mga sumunod sa Panginoon, na mayroong siyang utos na kailangan gawin. At yung utos na kailangan gawin, purihin ang Diyos hanggang sa panahon natin ngayon, ginagawa po, ginagampana ng mga lingkod at mga mananampalatayang sumusunod sa ating Panginoon. So mga kapatid, ang aking punto ngayong umaga, the Apostle Paul farewell message. Si Apostol Pablo ang kanyang huling, o masasabi natin mga huling pananalita, o mga huling instructions mga kapatid. Meron sulat si Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 13, verse 11. Ganito po ang pagkasabi ni Apostol Pablo. Finally, brethren, farewell. Sa katapus-tapusan, mga kapatid, paalam na. Amen. So kung ating makikita, bago pa man si Apostol Pablo umalis sa isang lugar, o kaya marahil bago pa man si Apostol Pablo malagutan ng hininga, meron siyang instructions, meron siyang pangangaral, meron siyang marahil encouragement, admonitions, o kaya mga preaching, exhortations sa lahat ng mga mananampalataya. Everybody say amen. Ano yung mensahe ni Apostol Pablo in 2 Corinthians 13 verse 11? Sabi niya, farewell, be perfect, be of good comfort, be of one mind, live in peace, and the God with you. Sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, magpakasakdal tayo, mangag-aliw kayo, mangag-kaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan ay isa sa inyo. Bago si Apostol Pablo umalis ng Korinto, meron siyang paalala, meron siyang pangangaral, meron siyang habilin, meron siyang utos sa mga mananampalataya sa Korinto, na ang sabi niya, be perfect. Ibig sabihin, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, maging sakdal tayo, be Christian inside and out. Ibig sabihin ni Apostol Pablo, kahit hindi ko na kayo kasama, kahit hindi ko na kayo nakikita, yung mga pangangaral na inyong narinig mula sa akin ay manatili sa inyong puso at inyong sundin, inyong ipabuhay alang-alang sa inyong paglilingkod sa ating Panginoon. Yun yung ibig sabihin ni Apostol Pablo, be perfect, maging sakdal tayo mga kapatid. Amen. Sabi nga ng Panginoon sa Mateo Kapitulo 5:48, be ye therefore perfect, even as your Father is, which is in heaven, is perfect. Praise God. Kayo'y magpakasakdal, katulad ng inyong Ama na nasa langit na siya'y sakdal. So mga kapatid, mabilang tao, meron tayong pagkukulang, meron tayong pagkakamali, meron tayong kapintasan, hindi tayo perpekto, pero alang-alang sa katuwiran ng sa ating Panginoon, kaya nating mamuhay na may kasakdalan sa paglilingkod sa ating Panginoon. We are not perfect, mga kapatid. By nature, by intelligence, we are imperfect. By ability, we are imperfect. Amen. Pero yung pananampalataya natin ay pwede nating gawing perfecto. Ibig sabihin, amen, pwede nating gawing sakdal para mabigyan natin palagi ng kaluguran ang ating dakilang Panginoon. Everybody say amen. Sabi rin ni Apostol Pablo, pangalawang sinabi niya sa mga taga-Korinto, be of good comfort. Ibig sabihin, mga kapatid, magpakalakas lamang tayo, magpakatibay lamang tayo. At ito pa yung sinabi niya, ito yung pinakapunto niya, kahit ikaw ay discouraged, mag-encourage ka pa ng ibang tao. Kahit makakaramdam ka ng discouragement,
Be an encourager. Amen. Misal tayong mga tao, meron talaga tayong discouragement. Pwedeng na-discourage tayo sa tao, pwedeng na-discourage tayo sa sistema, pwedeng na-discourage tayo sa pamumuno, pwedeng ma-discourage tayo dahil sa mga iba't ibang mga pagsusumakit sa sanglibutan na nararanasan natin. Pero sabi ni Apostol Pablo, kahit nakakaranas ka ng discouragement, be of good comfort. Mag-aliwan kayo, mag-palakasan kayo. Amen. Magdamayan kayo, magtulungan kayo. Yun ang sabi ni Apostle Paul. Mag-aliwan kayo. Ibig sabihin, mga kapatid, sa bilang mga mananampalataya, kahit nakakaramdam tayo ng discouragement, magpatuloy lamang tayo at i-encourage pa natin ang mga kapatid natin sa Panginoon na huwag sumuko sa paglilingkod sa Diyos. Everybody say amen. Amen. May sabi pa si Apostol Pablo, mga kapatid, sa mga taga-Korinto, be one mind. Meron kayong pag-iisang isip. Ito ay tumutukoy sa unity. Amen. Ito ay tumutukoy sa pagkakaisa. Mga kapatid, may nabasa ako, kapag ang mga mananampalataya nagkakaisa, walang kapangyarihan ang diablo na buwagin ang mananampalataya. Yes, amen. Amen. Sabi nga ni David, it is good for brethren to dwell together in unity. Isang magandang bagay na nagkakaisa ang mga mananampalataya. Amen. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, kahit iba-iba ang ugali, kahit iba't iba ang prinsipyo, kahit iba-iba ang opinyon, kahit iba't iba ang kagustuhan, pero sa paglilingkod sa Diyos, pero sa pananampalataya, kailangan magkaisa po tayo. Amen. Kahit may iba't iba tayong mga kagustuhan sa buhay, yung gusto ko ay marahil hindi nyo gusto, yung gusto nyo ay marahil hindi ko gusto, pero ang sabi ni Apostol Pablo, mga mananampalataya sa Korinto, magkaisa kayo ng pag-iisip para kay Kristo. Ang layunin ng pagkakaisang isip kay Kristo, mga kapatid, manatili ang samahan, manatili ang pagkakaisa, manatili ang pagdadamayan, upang matamo ang buhay na walang hanggan. Manatili, be in one mind. Amen. Magkaisa ang mga mananampalataya. Amen. At meron pang sinabi si Apostol Pablo, pangangaral niya sa mga taga-Korinto. Ang sabi niya dito, live in peace. Mamuhay kayong may kapayapaan. Mga kapatid, dito sa mundo, ating nakikita sa Amerika, sa New York ata yon, merong tinatawag na looting. Na kung saan may mga rallyista na nagrarally at binabasag ang mga salamin ng mall, ninanakaw ang mga paninda doon, looting ang tawag noon, sinisira lahat ng madaanan nilang maayos, sinisira, mga kapatid. Amen. Kahapon napanood ko, mga kapatid, sa social media, sa Amazon Center, nasunog yung malawak na lugar. So, merong kaguluhan na nangyayari sa sanglibutan. Sabi ni Apostol Pablo, bilang mga manampalataya, mamuhay kayong may kapayapaan. Kahit kayo ay ginugulo, kahit kayo ay inaaway, kahit kayo inaalipusta, mamuhay kayong may kapayapaan. Sabi ng ating Panginoon, Mateo Kapitulo 5, Versikulo 9, blessed are the peacemaker, for they shall be called the children of God. Mapalad ang mga tagapagpayapa sapagkat tatawagin silang anak ng Diyos. Kung ating titingnan ang mga manggugulo, anak nino. Sabi ng Panginoon, ang mga tagapagpayapa ay tatawaging anak ng Diyos. Eh yung mga manggugulo, ano ang tawag sa kanila? Diba? Anak ng Diablo ang mga taong nanggugulo. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Hebreo, sabi niya, follow peace and holiness. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng tao. Mga kapatid, kahit ang tao hindi payapa ang pakikitungo sa'yo, kahit hindi mabuti ang pakikitungo sa'yo, patunguhan mo ng kabutihan, patunguhan mo ng kapayapaan upang tawagin kang anak ng Diyos at upang masunod mo ang pangangaral ni Apostol Pablo. Mga kapatid, na sabi dyan, live in peace. Mamuhay na may kapayapaan. Kahit tayo ay nababagabag,
lalo na sa pandemic ngayon, mga kapatid, tayo ay nababagabag. Maraming tao ang nababalisa. Amen. May mga kapatiran tayo, mga kapatid, na tinamaan rin ng COVID. Pero ako naniniwala sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, yung mga nag-positive na merong mga COVID ay hindi po sila maaano. Bakit? Nasa kapangyarihan sila ng ating dakilang Panginoon. Amen. Live in peace. Mga pangangaral ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ako yung naniniwala, yung pangangaral ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, hindi lamang ito nagtapos sa mga taga-Korinto, maging sa ating kapanahunan. Kasama ito, mga kapatid. Sabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya ngayon, sa panahon natin, be perfect, be of good comfort, be in one mind, live in peace. Amen. The Apostle Paul, farewell message. Malinaw, mga kapatid ko, meron pang mga mensahe ang Panginoon. Si Apostol Pablo, pangangaral ni Apostol Pablo din sa mga mananampalataya sa Ephesians. Ephesians chapter 6 verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Sa katapus-tapusan, mga minamahal, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Mga kapatid, sabi ni Apostol Paul sa mga Ephesians, bakit sino ba yung mga Ephesos? Sino ba yung mga mananampalataya sa Ephesians? Sila yung mga mananampalatayang pinalikuran ang unang pag-ibig. Amen. Amen. Sabi ng Biblia, to the church of Ephesus, mayroong mensahe ang Panginoon sa Ephesus. Ano yon? Thou hast lived your first love. Pag-iniwan mo ang unang pag-ibig. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo dito sa mga mananampalataya sa Efeso, magpakalakas kayo sa Panginoon. Mga kapatid, hindi lahat ng panahon malakas ang Kristiyano. May panahon na yung kalakasan niya ay nililiglig. May panahon na yung kanyang pagiging matibay ay nanghihina. May panahon na yung kanyang pagiging mainit ay nanlalamig. Merong panahon na kung yung kanyang pagiging masigasig ay nagkakaroon ng katamaran. Bakit, mga kapatid? Merong pagsubok. Everybody say amen. Amen. Sabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso, sa katapus-tapusay, magpakalakas kayo. Ang tinutukoy dito, Kristiyano. Ang tinutukoy dito, tayo, mga kapatid. Tayo ngayon ay nasa huling araw na. Nakapakakilabot na ang mga balitang nangyayari ngayon. Nakakatakot na ang mga balita, mga kapatid. Pero ang sabi niya ni Apostol Pablo, kahit mapanganib ang mga nangyayari, kailangan bilang mananampalataya, manatiling malakas tayo na naglilingkod sa ating Panginoon. At ang kalakasan na yon, mga kapatid, hindi mo yun makukuha sa pagkain. Hindi mo yun makukuha sa energy drink. Hindi mo yun makukuha sa exercise o kaya sa balanced diet. Ang kalakasan na yun, makukuha mo lamang sa presensya ng ating Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, kung gusto ninyong manatiling malakas, kailangan manatili kayo sa Panginoon. Ano ang sabi ng Panginoon? Without me, you can do nothing. Kung wala ako, wala kayong magagawa. Kaya nga, mga kapatid ko, ito ay sabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso. At hindi lamang ito mananampalataya sa Efeso. It is also applicable to our lives today. Amen. Ito rin, mga kapatid, ay kasama rin sa panahon natin ngayon. Ang sabi ni Apostol Pablo, be strong in the Lord. Diba? We live in the world of hardship. Nandito tayo sa mundong napaka-bigat. Exercise is not enough to make us strong. Balanced diet is not enough to make us strong. Energy drink is not enough to make us strong. In order for us to be strong physically and spiritually, we need the power of God. We need the power of God. Ano ang sabi ni John, ni Pablo, if God be for us, who can be against us? Sinabi rin ni John, greater is He that is in you than he that is in the world. Mga kapatid, ang mga talatang yan ay magiging applicable lamang kung ang isang Kristiyano ay nananatili sa presensya at kalooban ng ating Panginoon. Amen? Amen.
applicable ang mga talatang yun sa mga mananampalataya na nanatili sa kalooban ng Diyos. We need to be filled with the Holy Ghost for us to have power. Kailangan mapuspos tayo, mga kapatid, ng presensya ng ating Panginoon para may kapangyarihan tayo. Amen. Kaya yung kapangyarihan ay binigay sa atin ng ating dakilang Panginoon, mga kapatid, ito yung nagbibigay lakas sa atin. Kaya nga, kahit minsan nakakaramdam ang isang Kristiyano na nanghihina, pero nagpapatuloy pa rin sa pagsisimba. Bakit? Merong kapangyarihan. May banal na espiritu ang umaapoy sa kanyang puso. Tinutulak siya. Sige, dumalo ka lang kahit nanghihina ka, kahit nanlalamig ka. Dumalo ka lang. Huwag mo lang kalimutan ang mga bagay na para sa Panginoon. Nararamdaman niya yon, mga kapatid. Bakit? Merong kapangyarihan ang banal na espiritu na tinanggap ng bawat isa na sumasampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo sa Ephesian Church, be strong in the Lord. Masasabi ko rin, mga kapatid, sa panahon natin ngayon sa mga mananampalataya, be strong in the Lord. Amen. Di natin alam, pwedeng mamaya, bukas, sa makalawa, sunod na linggo, sunod na buwan, sunod na taon, pwedeng bumalik na ang Panginoon. Hindi natin alam, sa bawat paglipas ng oras, sa bawat paglipas ng panahon, mga kapatid, papalapit na tayo sa mga wakas ng daigdig. Dalawa lang naman ang wakas. Pwedeng wakas ng ating buhay o pwedeng wakas ng daigdig. Alin man doon ang mauna, ang mahalaga, handa ka at matapat ka na naglingkod sa ating dakilang Panginoon. Mga kapatid, be strong in the Lord. Everybody say amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pangaral ni Apostol Pablo sa Corinto at sa mga taga-Efeso. May pangaral rin si Apostol Pablo, mga kapatid, sa mga taga-Filipos. In the Philippian Church, amen, may pangaral, exhortations si Apostle Paul. Ang sabi niya dito, Philippians chapter 3, verse 1, finally, my brethren, muling binanggit niya, finally, sa katapos-tapusan, mga kapatid, sa katapos-tapusan, mga minamahal, ang sabi niya dito, rejoice in the Lord. Amen. Ibig sabihin, kailangan bilang mga Kristiyano, masaya tayo na naglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, masaya ka ba na ikaw ay Kristiyano? Masaya ka ba na kahit may problema, ay hindi ka nalulungkot, hindi ka nagre-reklamo? Amen. Sabi ni Apostle Paul, rejoice in the Lord. Ba? Araw-araw, kailangan maging masaya tayo sa Panginoon. Bakit? Araw-araw tayong binibigyan ng buhay. Araw-araw tayong binibigyan ng lakas. Araw-araw niya tayong binibigyan ng pagkakataon. Kahit pagising mo sa umaga, wala kang masaing, pero magpakasaya ka sa Panginoon. Bakit? Hindi kayang tumbasan ng anumang halaga ang buhay, lakas, hininga ang ibinigay ng Diyos. Amen. Rejoice in the Lord. Kahit may pagsubok, kailangan masaya pa rin sa ating dakilang Panginoon. But finally, my brethren, rejoice in the Lord. Ba? Ang tao madaling makilala kapag walang pera. Ano ang sintomas ng tao walang pera? Unang-una, mahirap makausap. Yan ang sintomas ng tao walang pera. Pangalawa, nakatulala. Nakatulala sa nakatingin sa kawalan. Yan ang sintomas ng tao walang pera. Ano pa? Mga sintomas, mga kapatid, may hindi ng ulo. Praise God. Yeah. So, yun ang mga sintomas. Pero ganun pa man, kung may kawalan man, kung may sakit karamdaman, o kaya may pagsubok, sabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos, rejoice in the Lord. Amen. Kahit may pagsubok, rejoice in the Lord. Ba? Alam niyo, mga kapatid, pag nandoon ka talaga sa pagsubok, doon mo masasabi, doon mo mararanasan, mararamdaman, paano maging panatag, paano maging masaya sa panahon, hindi isang ayon sa'yo. Ba? Mahirap maging masaya, lalo na kung ikaw ay malungkot. Mahirap maging kalmado lalo na kung sa panahong magulo. Mahirap maging relax lalo na kung hindi nakaka-relax ang sitwasyon. Tama ba?
Pero sabi dito ni Apostol Pablo, rejoice in the Lord. Whatever situations, whatever circumstances, we must have joy in our hearts in serving the Lord. Kaya nga kung ating mapapansin, ang pangalawa mga kapatid, sa bunga ng banal na espiritu, una pag-ibig, pangalawa, kagalakan, kasiyahan. Diba? Love, joy, peace. Kung ating mapapansin, pag may pag-ibig ka, siyempre may kagalakan ka. Mahirap ba na magmahal ka na hindi ka masaya? Aranasan nyo ng magmahal na hindi masaya? Ang nagmamahal na hindi masaya, para ka lang mga kapatid, kumuha ng bato na inuumpog mo sa ulo mo. Ba? Kailangan pag nagmamahal, masaya. Kaya nasabi ni Apostol Pablo, mga mananampalataya, naglilingkod kayo sa Diyos, nagmamahal kayo sa Diyos, kailangan sa lahat ng panahon, masaya kayo sa Panginoon. Amen. Amen. Mga mananampalataya sa Filipos, at hindi lamang sa mga mananampalataya sa Filipos, sa mananampalataya maging sa kapanahunan ngayon, let us always have a joy in our hearts while we are serving, waiting our Lord Jesus Christ, our Savior. Rejoice in the Lord. Maging masaya tayo sa Panginoon. Amen. Ang totoong galak, mga kapatid, hindi lamang yan sa expression, sa katawan, o sa mukha, o sa ilos. Ang totoong galak, nararamdaman yan. Kapag ang tao masaya, kahit itago niya yan, hindi niya yan kayang itago. Amen. Ang totoong nararamdaman ng tao, hindi niya yan maitatago. Tingnan mo, ang malungkot, kahit gaano ngiti, malungkot talaga yan. Ha? Kahit gaano ngiti niyan, ngiti ka. Smile. Diba? Pero kapag ang taong masaya, kahit sabihin mo, tumahimik ka, hindi yan tatahimik. Bakit masaya yan? Maingay yan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kahit anong problema, pagsubok, maging masaya sa paglilingkod sa ating dakilang Panginoon. Amen. Maging masaya tayo, mga kapatid. Hindi lamang mga material na bagay na natatanggap natin kung bakit tayo'y masaya. Ang ikagalak natin sa Panginoon, sabi nga ng Panginoon sa mga apostoles, huwag niyong ikagalak na kayo nagpalayas ng demonyo sa aking pangalan. Ang ikagalak niyo, nakasulat ang inyong pangalan sa langit. Mga kapatid, huwag lamang tayo maging masaya sapagkat may relief. May rasyon, may natanggap tayo kung ano-ano, masigit na matuwa tayo na ang ating mga pangalan ay siguradong nakasulat sa langit. Kaya sabi niya, Apostol Pablo, rejoice in the Lord! Di ba? Di ba, hindi tayo nakalista sa ayuda, basta nakalista tayo sa langit. Amen! Amen. Aanin man natin ang ayuda, sa mundo lamang yan, pero ang langit, eternidad, na tahanan, na kung saan dito magsasama-sama lahat ng mga mananampalataya, kapiling ang Panginoon. Hallelujah. Wow! Palakpakan natin ang Diyos. Rejoice in the Lord! Be happy all the time in serving the Lord. Diba? Maging masaya tayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit malungkot ang paligid, kailangan maging masaya ka. Diba? Amen. Pero mahirap naman yung nakatawa kang walang dahilan. Dumaan lang yung pusa, grabe mong tawa. Mahirap tumawa ng walang dahilan. Ang hirap tumawa, mga kapatid. Pero, ang sabi ni Apostol Pablo, huwag maging malungkot ang damdamin. Huwag maging malungkot sa paglilingkod. Kailangan may galak sa paglilingkod. Mga kapatid, napansin nyo ba, ang taong masayahin, hindi napapagod. Amen. Or ibig sabihin, matagal mapagod. Pero yung taong malungkot din, 10 lakad pa lang, ano ba yan? Pero yung taong masayahin, kahit 1 kilometer yan, ha? Ganyan-ganyan lang yan. Yeah. Masaya yan ang naglalakad, ginagawa pa yan. Si jogging-jogging pa yan. Hindi niya mararamdaman yung layo. Bakit? Masaya siya. Pero yung tao malungkot, 10 lakad pa lang. Dami ng reklamo yan. Mamaya niya, nakapilok na, nadapa na, natumba na. Bakit? Hindi masaya. Kapag lilingkod sa Panginoon, kailangan natin ng kagalakan. Amen. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, the joy of the Lord, sabi ni David, the joy of the Lord is our strength. Sabi ni Nehemiah, the joy of the Lord is our strength. Diba? Ang galak sa Panginoon, kalakasan natin. Kaya mga kapatid, pag tayo ay malakas, ibig sabihin masaya tayo sa presensya ng ating Panginoon. Ang totoo naman, wala namang dapat ikalungkot sa paglilingkod. Wala naman tayong dapat ikalungkot sa paglilingkod sa Panginoon.
mas matuwa pa tayo bakit tayo ay pinagpala ng ating Panginoon. Hindi lamang pisikal, hindi lamang material, hindi lamang pinansyal, kundi spiritual na pagpapala. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Rejoice in the Lord. Philippians chapter 4 verse 8, may pangalan muli si Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Ano ang sabi ni Paul in Philippians 4:8? Finally! Binanggit muli ni Apostol Paul yung salitang finally. Sa katapos-tapusan. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think of these things. Sabi ni Apostol Pablo, ano ang ibig sabihin niya dito? Think of the best that pleases God. Isipin mo yung mga bagay na nakapagbibigay talaga ng kaluguran sa Diyos. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, whatsoever things are true, kung ano yung totoo, yun ang isipin natin. Whatsoever things are honest, kung ano yung bagay, mga kapatid ko, na matuwid, yun yung ating isipin, mga kapatid ko. Ano mang bagay na may kagalang-galang, whatsoever things are just, yun ang isipin natin. Ano mang mga bagay na matuwid, ano mang mga bagay na malinis, ating pong isipin yun. Sabi ni Apostle Paul, think of the best things that pleases God. Praise di ba tayong mga tao, pag magpili tayo, gusto natin yung best. Diba? Amen. Halimbawa, bibili kayo ng motor. Payag ba kayo na ang bilin yung motor? Yung walang kadina? Walang gulong? Ha? O kaya, bibili kayo ng brand yung sasakyan, walang manibila? Paano mo yung magamit? Ha? Ibig sabihin dito, ganun din sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Think of the best things that pleases God. Amen. Yung kaya mong gawin, gawin mo para sa Panginoon. Yung kaya mong gawin, mga kapatid, na maiisip mo, makikita mo na ito pala ay kalulugod ng Diyos, ikatutuwa ng Diyos, gawin mo. Alang-alang sa Panginoon. Everybody say amen. Amen. Think of the best that pleases God. Kaya nga, si Apostol Pablo, mga kapatid, din sasabi siya sa mga taga-Filipos, in Philippians chapter 4, verse 8, think of the best. Sabi ni Apostle Paul, don't think of those things which are false. Don't think of those things which are dishonest. Don't think of the things which are unjust. Don't think of the things which can cause defile. Don't think of the things which are unlovable. Don't think of the things that will bring us a bad report. Huwag daw isipin yung mga bagay na ikasisira. Kung isipin yung mga bagay na kaibig-ibig, kagalang-galang, malinis, matuwid, amen, yun yung isipin, mga kapatid. Yung makapagbibigay karangalan sa atin, higit sa lahat, karangalan sa Diyos. Alam nyo, mga kapatid, ang karangalan, pag ang isang Kristiyano ay nakitang Kristiyano, ang unang nalulugod ang Panginoon, at ang unang nakikita ang kadakilaan, kabutihan ng Panginoon. Di ba magandang pakinggan? Ay, Kristiyano yan sila. Oo, Kristiyano yan. Di ba magandang pakinggan yon? Ang malungkot pakinggan, Kristiyano ka pala? Kristiyano ka pala? Pero sabi, ay, Kristiyan yan. Mas, di ba mas maganda yon? Mas parang nakakalungkot pakinggan, Kristiyano ka pala? Parang nagulat sila na ikaw ay Kristiyano. Mga kapatid, purihin ang Diyos. Ang mga mananampalataya marunong mag-isip ng mga bagay na makapagbibigay kapurihan, kaluguran sa ating Panginoon. Think of the best things that pleases God. Mga kapatid, we are not pleasers of men. We are pleasers of God. Praise God. Hindi tayo nagpiplease ng tao. Diyos ang piniplease natin. Sabi nga ni Pedro, we ought to obey God rather than men. Mas pipiliin namin sumunod sa Diyos kaysa sa tao. Mga kapatid, marami tayong dapat sundin. At sundin natin ang mga bagay na gusto ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Panghuling
exhortation, pangangaral, encouragement, or habilin, farewell message ni Apostle Paul. And 2 Thessalonians chapter 3, verse 1. Ang sabi niya dito, finally, brethren, pray for us. Mga kapatid, ito ay tumutukoy sa obligation. Bilang mga mananampalataya, obligasyon mo rin idalangin ang mga leader ng iyong pananampalataya. Amen. Sabi ni Apostol Pablo, finally, brethren, pray for us. Nagsabi si Apostol Pablo, nagsabi siya, mga mananampalataya, hindi lamang kayo ang dapat idalangin, pati kayo matutong manalangin din sa amin. Mga kapatid, ito ay tumutukoy sa obligasyon. Mga Kristiyano, obligasyon rin nating idalangin ang ating mga leader. Obligasyon rin nating idalangin ang ating pastor. Obligasyon rin nating idalangin ang presidente, ang mga pinuno, ang mga politiko para sila ay bigyan ng Panginoon ng heavenly wisdom na i-govern ang ating bansa. Obligasyon nating ipanalangin ang mga nanunungkulan na nawa hindi sila gumawa ng mali. Huwag sila mag-isip ng para sa kapakanan nila, kundi bigyan sila ng karunungan ng Panginoon na sila ay makapag-isip para sa kapakanan ng lahat. Amen. Amen. Sabi ni Apostle Paul, pray for us. Ba? Si Apostle Pablo nagsasabi, mga mananampalataya, hindi lamang ikaw ang idadalangin. Kailangan pati rin ikaw ay dumalangin. Idalangin mo rin ang mga kapwa mo. Idalangin mo rin ang mga pinuno mo. Idalangin mo rin ang pastor mo. Idalangin mo rin ang nagsusulit ng iyong kaluluwa. Praise God. Amen. Si Apostol Pablo ay nagsasabi dito, be a supporter. It's an obligation, mga kapatid. Diba? Obligasyon rin ng mananampalataya ang idalangin ang mga nakakataas sa Kanya. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Be supporter. Si Pedro, sa aking conclusion, meron rin si Pedro, mga kapatid, pangangaral. 1 Peter chapter 3 verse 8. Sabi niya dito, finally, be ye all of one mind, having compassion one of another. Love us, brethren. Be pitiful. Be courteous. Amen. Katulad ito sinabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto, yung sinabi ni Apostol Pedro. Sa katapos-tapusan, kayong lahat ay magkaisang pag-iisip o pag-iisang akala. Maging madamayin. Mag-ibigan tulad sa magkakapatid. Amen. Mga maging mahabagin. Magkaroon daw ng habag, awa. Maging mapagpakumbaba sa pag-iisip. Mga kapatid, bilang mga mananampalataya, kailangan natin ang banal na espiritu para matuto tayo palagi, para pangunahan tayo palagi ng banal espiritu ng Diyos, para patuloy tayong maging mahabagin, maawain, mapagpakumbaba, mapagmahal sa kapwa, at gagawa natin ang mga bagay na italulugod, mga bagay na ikabibigay galak ng Panginoon sa paglilingkod. Mga kapatid, the Apostle Paul farewell's message. Ang mga pangangaral ni Apostol Pablo, mga huling habilin ni Apostol Pablo, Apostle Paul is talking to us. Apostle Paul is giving us instructions. Apostle Paul is giving us a direction by the presence of God. Binigay ng Panginoon ang kaalaman, karunungan kay Apostle Pablo para pangaralan ang mga mananampalataya sa panahon niya at kasama na rin sa kapanahunan natin ngayon. Mga kapatid, be of good comfort. Be perfect. Na live in peace. Ito kung ating makikita dito, sabi diyan, be of good comfort, be perfect, live in peace, be in one mind, rejoice in the Lord, have an obligation, mga kapatid ko. Ito ay mga pangangaral. In summation, ito ay Christian life. In summation ng farewell message ni Apostle Paul, it is our Christian duty. Amen. Christian life natin, Christian bilang Christian duty natin, ba? Makailangan sa buhay natin na kapagbibigay tayo kaluguran sa Panginoon. Praise God.
Isang araw, yung paglilingkod natin sa Diyos, ay matatamo natin ang gantimpala na ibinigay mo ng Diyos. Think of the best things that pleases God. Magbigay tayo ng panahon sa Diyos. Patuloy tayo magbigay. Ilaan na natin ang buhay natin. Ilaan na natin ang oras natin sa Panginoon. Kalimutan na yung mga negatibong bagay. Iwanan na yung mga negatibong bagay. Kundi tahakin na natin ang mga bagay na nakalaan. Mga pagpapalang naghihintay sa atin sa unahan. Tahakin natin yun na may gala, may sigla, may lakas, may katapatan na naglilingkod sa ating dakilang Panginoon. Tayo tayo, mga kapatid, ngayong umaga. Blessed be the name of the Lord. The Apostle Paul farewell message. Ang huling mga habilin, pangangaral ni Apostol Paul. So mga kapatid, we are living in the last days. We are living in the perilous days. Hardships, troubles, difficulties surrounding us. Those things, mga kapatid, ay temporaryo. Ang ating destinasyon ay eternal destination. So, kailangan maging malakas tayo, maging matibay tayo na naglilingkod sa ating dakilang Panginoon. Awitan natin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Amen. Ating pupurihin, ating luluwalhatiin ang ating dakilang Panginoon. Ating imbitahan ang presensya ng Diyos. Ating siyang pasalamatan na kung saan unti-unti na nababalik ang church gatherings, church fellowship sa kanyang mga anak. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Dinadakila ka namin. Yes, hallelujah. Tayo lumapit sa presensya ng Panginoon, mga kapatid. At malaya natin itaas ang ating mga kamay sa pagpupuri. Itaas ang ating mga kamay sa pagsamba sa ating dakilang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, dakila ka. Dakila ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Pinaparangalan ka namin, sinasama ka namin, pinupupuri ka namin. Hallelujah, walang kang katulad, walang kang katulad. Ikaw ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Hallelujah. Wala nang pamantay sa'yo. Sa ating kalagitnaan.
Iparamdam mo sa Diyos na mahal mo siya. Patunayan natin sa Panginoon na tayo nagmamahal sa Diyos. Iparamdam natin ang pag-ibig natin sa Panginoon. Iparamdam natin na mahal natin ang Diyos. Iparamdam natin sa Panginoon ang pagmamahal natin. Salamatan mo ang Diyos sa araw-araw na ipinagkakaloob, dinaramdam niya sa ating mga buhay. Salamat, pasalamatan mo, Panginoon, iniingatan tayo, lalay tayo sa ating kamagandang mga bagay. Salamat sa tagumpay na pinagkakaloob ng Panginoon. Purihin ka, Lord. Salamat, binubuhay mo kami, inigising mo kami, binibigyan ng pagkakataon para patuloy pasalamatan, purihin ka. Salamat, Lord, kayo po mahal. Hallelujah, hallelujah. Pagpapalain mo ang iyong mga anak sa pananampalataya. Palakasin mo ang iyong mga anak sa pananampalataya. Palakasin mo kami, Panginoon, palagi ng Ibanal na Espiritu. Hallelujah. Mapustos kami palagi ng iyong kapangyarihan. Mapustos kami palagi ng iyong Ibanal na Espiritu. Hallelujah, ilayon po kami sa kahabagan, sa pinkaramdaman ay walang buwag sa iyong mga anak. Layo po sa kapawakan, mga masamang isip ng tao, mga disgrasya sa punay, ilayon po ang iyong mga anak. Ang proteksyonan mo ang iyong mga anak. Hallelujah, at aguin mo ang pangangailangan ng iyong mga anak. Pagpalain mo, isupply mo ang pangangailangan ng iyong mga anak. Hallelujah, I declare prosperity, I declare good. I speak, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. If you bless the Lord, yung mga nanood, nakikinig ng pananalangin yung salita, saan man sila nanood na nakikinig, I pray, Lord, for your divine touch. I pray for your Holy Spirit to touch, to fill their hearts. Hallelujah, hallelujah. Paano mo kami pinagpapala dito? Pagpapalain mo rin ang mga kapatiran. Hallelujah, Bansang Pilipinas, pagpapalain mo. Lord Jesus, hallelujah, hallelujah. Lord, thank you, Lord. Ibiglas na tingatan mo ang iyong pag-ala. Mga pananampalataya, mga kapatiran. Salamat, mahal ka namin, Panginoon. Mahal ka namin. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Mission pa sa pagkatapos natin, awitan natin ang dakilang Panginoon. I sing praises to your name. Your name is great.
Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. We praise you, God. We praise you. We thank you for your presence. We thank you for the victory. We praise you, God. We praise you. Lagi tayo mga kapatid, dakilang Diyos. Salamat sa tagumpay, salamat sa presensya mo. Salamat, Lord, na kami pinagpala mo ng iyong presensya, ng iyong mga salita. Salamat, Lord, na pinagsaluhan namin ang pagpapalang espiritual na inihanda mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, ngayong umaga, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, sinasamba. Kung paano mo kami pinagpala dito, Lord, ako po'y naniniwala. Ngayon, mga kapatiran, mga kapatid namin, sa pananampalataya ay pagpapalain mo din sila, Panginoon, sa lugar kung saan man sila nandoon ngayon. Salamat, Lord, na iniingatan mo ang iyong mga anak. Patuloy mo kaming ingatan, gabayan, proteksyonan. Mga anghel mo, Lord, ay isugo mo para magbantay sa amin. God, salamat Amen. Din na hindi mo kami pinagkukulang ng pangangailangang material. Salamat, nagpo-provide ka sa aming mga pangangailangan, Lord. Salamat, pinagpapala mo mga kapatiran. Binibless mo ang ministry. Binibless mo ang mga anak para patuloy na matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Salamat, nilalayo mo sa hindi magagandang bagay ang iyong pag-aaral. Ngayong umaga, Lord, patuloy kami nag-intercede ng prayers. God, nawa, matapos na po ang pandemic, matapos na po ang epidemya sa bansang Pilipinas, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong daigdig, Lord. Patawarin mo ang mga tao, patawarin mo kami kung kami may nagawang pagkukulang, mga kasalanan. Lord, we intercede prayers, Panginoon. Hindi lamang po naapektuhan ang gupamahalan, kundi lahat ay naapektuhan. Maging ang religious sector naapektuhan. Pero salamat, Lord, na unti-unti nang nababalik ang religious activities, religious gatherings. Pagpalain mo ang aming mahal na presidente. Bigyan mo siya ng wisdom, Lord, kasama ang kanyang mga cabinet members, ang mga politicians. Bigyan mo ng heavenly wisdom na sila ay mag-isipin ni lamang sa kanilang sariling kapakanan, kundi mag-isip sila ng mas nakabubuti sa nakararami. Pagpalain mo, Panginoon, we are interceding prayers. Bless mo ang lahat ng frontliners, medical staff, armed forces, mga volunteers, i-bless mo, Lord. Mga mananampalataya na nag-frontliners, Lord, mga medical workers, ingatan, gabayan mo sila. Mga mananampalataya, mga kapatiran, i-bless, ingatan mo pa yun. Bless you, PC Philippines, bless you, PCI, Lord, i-bless mo ang mga dalangin ng mga anak mo. Pagpalain mo. Salamat, Lord, sa tagumpay ngayong utanghali o ngayong umaga, ngayong araw sa aming mga pagpupuri. Mga mananampalataya sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, lalo yung mga mananampalataya na nasa kupa ni Pastor Raul, ni Pastor Ronsaldivar, maging ang iyong lingkod sa Catanduanes, iingatan, gabayan, i-bless mo, Lord. Salamat amang banal, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin. In Jesus' name, Amen. Purihin ang Panginoon. So may the Lord bless us all. Magpatiyan tayo, magkamayan tayo sa pangalan ng ating Panginoon.